Hi guys, welcome back to my channel. Hello po, mga ka-LPGS, mga kaplantito, kaplantita, at sa ating lahat. Sa oras naman pong ito, ang nais ko pong i-share sa inyo guys, para po hindi na kayo bibili ng kalamansi. Lalo na po dito sa ibang bansa. Napakamahal po ng kalamansi. Ilang piraso lang po is $3. Yan. Bali po, sa oras pong ito, ang nais ko pong i-share ay ang paano ang pagpapatubo ng buto ng kalamansi. Yan. Ang ating pong mga gamit lang ay ito po, water. Spray na water. Ito po, may container ako dyan. Pinaglagyan po yun ng dugo nung nagluto ng dinuguan si babe, ang aking mister. Linip po namin si Asian. Ayan. Empty na container. Then, yung lupa po, syempre. At ang ating cup na niligyan natin ng lupa. Yan. Siyempre, ang number one ay ang ating kalamansi. Yan. Ito po yung aking kalamansi. Medyo hinog na siya, guys. Yan po ang pinili ko kasi mas maganda yung hinog kasi yung buto niya is magulang na. Yan. Start na po tayo, guys. Bali, yung buto po ng kalamansi na magulang na o hinog na is nung gumawa po ako ng sawsawan, tinanggal ko po yung buto, guys. Ito. Yan, pakita ko po sa inyo. Ito yung ating seed, kalamansi seed o buto ng kalamansi. Yan. Yan. Bali guys, kailangan din natin ng tissue. Tapos ito yung water. Ang ginawa ko lang po dyan guys ay lalagay ko po siya dito sa container. Sorry. Yan. Ginawa po natin sa container. Yan guys. Yan. Tapos po guys ay takpan po natin yung kabilang side ng tissue. Yan, bali, balutin po natin yung buto ng kalamansi ng tissue. Yan. Yan po. Dali lang po, guys. Then, sprayan po natin. Masain po natin yung tissue na nakapaloob doon po yung kalamansi sa loob ng tissue. Yan. Guys, basa na po. And then, bali, ilalagay lang po natin siya sa tabi ng bintana. Masisikatan siya ng araw. Bali, hihipuin nyo lang po yung tissue kung medyo dry na. After na ilang araw, dry na po yan. Isprayin nyo po ulit, guys. Yan. Hanggang sa intayin nyo po ng 1 to 2 weeks. 1 to 2 weeks po guys ay yan. Buksan nyo po guys na ganyan. Tapos i-check nyo lang po. Yan, may lalabas pong ganito. Parang ganyan. Mag-sprout na po siyang ganyan. Yan. Minsan, yung dati pong ginawa ko, nagkaroon siya ng green dito guys. Yan. Pagkita ko po. Yan. Meron na po siyang ganyan. Kasi ilang araw ko na po yung ilagay sa tissue. Mga 1 week na po. Mga after 1 week pa po ulit guys. 2 weeks. Lalabas na po yung green dito. Yan. Ito pa. Pagkita ko sa inyo guys. Yan.
Labas po dyan yung parang green. Yan. Tapos po, pag after 2 weeks na po siyang naibabad sa tissue, lagi nyo pong i-check kung basa pa yung tissue or hindi. Spray lang po ng spray. Yan. Tapos po, after 2 weeks, pag po medyo parang may lumabas na green, ala pa po kasi ito eh. Mga 1 week pa to. Basta may lalabas po ditong green. Ang gawin nyo po guys ay mga after 2 weeks. Ayan. Bali yung buto na meron na pong konting green. Ito po ang bawa. Ilagay lang po natin sa ayan, tatanim lang po natin dyan. Ayan. Kahit po medyo mababaw lang guys. Ayan. Basta bunan natin ng lupa. Ayan, madali lang. Then, spray-spray lang din po guys. Ayan. Ayan, spray lang po natin. Lagi po natin check kung dry na ba. Spray lang po natin ng water. Ayan guys. Ayan. Then, wag lang po tayong mainit guys. Dahil medyo mabagal nga lang po ang pagtubo niya. Kasi lalo po dito, nasa loob lang po ng bahay. Wala sa labas. Mga ilang araw po guys. Ilang linggo. Kahit mga 3 to 4 weeks po guys. At alam nyo po, ito na po. After 3 to 4 weeks guys, ay ganito na siya guys. Ayan. Pakita ko po sa inyo. Ayan. First time ko po itong gawin, yung magpatubo ng kalamansi. Kala ko nga po, hindi tutubo eh. Ayan po guys, bali dalawa po yung tatlong seeds ang nilagay ko dito. Bali dalawa pa lang po guys yung tumutubo. Ayan. Yung kalamansi. Ayan guys, oh. Bali po kasi ang mahal ng dito puno ng kalamansi. $48 to $50 ang mahal po. Kaya naisip ko magpunla lang ako o magpatubo ng sarili kong kalamansi. Yan. Kahit po matagal, 1 year o 2 years bago siya mamunga, at least po meron na akong puno ng kalamansi. At sa summer po guys, ay ililipat ko na po siya sa malaking paso. O sa malaking pot. Ayan guys. O di po ba? Nakakatuwa kasi ayan o, dalawa yung nabuhay. Ayan. Napakadali lang po guys. Pwede nyo rin po itong gayahin. Ayan. Para hindi na po tayo bibili ng kalamansi lalo dyan sa atin sa Pinas. Para po, hindi na lahat ng gulay ibibili sa labas. Pwede po tayo magtanim ng mga gulay at pansahog na lang yung ating bibilin. At bigas na lang po ang ating, bigas na lang din po ang ating bibilin. Yan. Okay, thank you guys for watching. Nawa ay mayroon po kayo uling natutunan sa akin. At pag malaki-malaki na po siya guys or iriripating ko na siya sa malaking pot, pakikita ko rin po sa inyo. Okay guys, thank you for watching. Nawa ay nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng kaalaman. Please like, share, subscribe to my YouTube channel para po sa susunod na video ay ma-update kayo. Salamat po. Lagi ko pong napaalala na maghugas po tayo lagi ng kamay. Tulad po ngayon, nakipo ako ng lupa. Maghugas po ako ng kamay after nitong video. Yan. At huwag kakalimutang magsuot ng face mask or face shield. Okay, God bless everyone. Ingat po tayong lahat.